Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Naniniwala si outgoing CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care Chairman, Legazpi Bishop Joel Bailon, na mahalaga ang patuloy ng mga pagsasanay at pagpapanibago sa katungkulan ng mga naglilingkod sa prison ministry ng simbahan upang higit na maging epektibong daluyan ng habag-awa at pagmamahal ng Panginoon para sa mga persons deprived of liberty na kadalasang naisasantabi sa lipunan. Ito ang bahagi na pahayag ni Bishop Bailon kaugnay sa naganap na 12th General Assembly of Chaplains and Volunteers in Prison Service ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Prison Pastoral Care na may temang The Correctional Community Journeying Together in Mutual Support on a Mission of Love. Unang-una, itong ginagawa namin ito is more of a formation journey din ng mga VIPs, yung tinatawag naming VIPs, Volunteers in Prison Service, na yan ang mga katulong ng ECPPC, yung Commission ng CBCP on Prison Ministry, para yung patuloy din silang magkaroon ng kaalaman, and we learn skills, we learn new knowledge to approach the members of the correctional community. And when we talk of the correctional community, hindi lang yung PDLs, yung persons deprived of liberty, kundi everyone who, for that matter, has anything to do. Both, like for example, yung families ng mga PDLs, which is a very concrete concern namin, kasi marami sa kanila, walang access sa kanilang minamahal sa buhay, or the opposite thing is yung parang wala nang pakialam yung naiwang pamilya, not so much na siguro ayaw na nila, kundi wala nga silang paraan kung paano, hindi nila alam kung paano tutugunan itong sitwasyon ng kanilang minamahal na nasa bilangguan. So this is part of the ministry, and also at the same time, yung mga jail wardens, yung mga BJMP personnel and all that, lahat, and even policemen and justices and all that, we exert our effort to reach out to them para makita natin na holistic dapat ang approach sa pagtulong at pagpakilala sa dangal nitong mga kapatid natin nasa bilangguan. Naniniwala din ang bagong chairman ng prison ministry ng CBCP na si Military Ordinariate of the Philippines Bishop Oscar Jaime Florencio na mahalaga ang pagtitipon upang higit pang pagtibayin ang misyon at bukasyon ng mga naglilingkod para sa mga kapakanan ng persons deprived of liberty. Yeah, unang-una, ito po ay napakahalaga, lalong-lalo na sa aming mga pari, mga bishops, dahil ito po ay isa sa mga bagay sa corporal works of mercy na tupagin natin ng ating mga kapatid, lalo na sa mga prison cells, yung persons deprived of liberty. At ito po ang actualization ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Bagamat sila ay nasa kulungan, hindi ibig sabihin na sila ay wala ng karapatan. Mayroon pa rin sila karapatan dahil sila po ay nananatiling mga anak ng Diyos. Nagkataon lang na sila ay nakasala, nasa lipunan, kaya nandoon sila sa prison cell. So mahalaga po para sa amin, mga kaparian, at para sa atin lahat, no? Dahil hindi natin alam, baka mamaya-maya tayo po ang nandoon, mayroong reversal sa position, nasa labas sila, tayo nasa loob, no? So ngayon pa lang, ito po ay napakalaga para sa atin. Batay sa tala, abot sa 250 ang mga nakibahagi mula sa prison ministry ng iba't ibang diyosesa sa buong bansa sa 5 araw na pagtitipon na isinagawa sa Angels Hills Retreat and Formation Center dito sa Tagaytay City na nagsimula noong 13 at nagtapos ng 17 ng Nobyembre. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan. Narito ang Veritas News Alert Nationwide.